Magandang umaga po, PAGASA Weather Update. Alamin ang lagay ng panahon ngayong araw, July 8, 2023. Happy weekend po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Patuloy po nagpapaulan ang dalawang weather systems sa ating bansa. Una na dyan ay ang Intertropical Convergence Zone pa rin or ITCZ sa malaking bahagi ng Mindanao, lalo na sa may eastern section. Ito po yung linya kung saan nagtatagpo yung hangin from the northern and southern hemispheres, kaya as a result nagkakaroon ng mga kaulapan at mga pag-ulan. Samantala, patuloy ang mainit na panahon for the rest of the country dahil naman sa easterlies o yung hangin galing sa Pacific Ocean, lalo na sa ating mga kababayan over southern Luzon and Visayas, at may epekto rin po ang easterlies na mga pag-uulan. Samantala, yung high pressure area dito sa parting northeast of Luzon ay unti-unting lumalayo sa ating bansa, kaya makakaranas pa rin naman ng mga mainit na panahon ng malaking bahagi ng northern and central Luzon. Bagamat wala tayong namamataang bagyo na papasok ng Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw, inaasahan po natin may mabubuo na shallow circulation or mababaw na low pressure area somewhere dito sa may intertropical convergence zone. So maaaring over this weekend ay mabuo somewhere dito sa may loob ng Philippine Area of Responsibility, pero mananatiling mababa po ang chance na itong possible shallow LPA ay maging isang bagyo. At napapansin po natin, naka-monsoon break pa rin po tayo. So ibig sabihin, hindi nakaka-apekto pa rin directly in the coming days ang habagat or southwest monsoon. Ngayong araw po, malaking bahagi pa rin ng Luzon makakaranas ng mainit na panahon. Ngayong araw po, malaking bahagi pa rin ng Luzon makakaranas ng mainit na panahon, partly cloudy skies over Mimaropa and Bicol region, habang natitirang bahagi ng Luzon is generally maaraw naman at minsan bahagyang maulap pagsapit ng tanghali. Pagsapit ng tanghali, asahan pong mainit na temperatura. For Metro Manila, possible hanggang 34 degrees Celsius na maximum air temperature. Yung heat index natin, posibleng umabot pa rin po sa 40 degrees Celsius. Ilang areas pa rin po ng Central Luzon, lalo na sa mga Kapatagan, ganyan din sa may Ilocos region at Cagayan Valley, magkakaroon din ng matataas na temperatura. For Tuguegarao po, possible yung hanggang 36 degrees Celsius na maximum air temperature. Pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi, malaking bahagi ng Luzon na magkakaroon ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan. May mataas na chance ng mga pag-ulan over the western sides, lalo na sa may Palawan, Occidental Mindoro, Ilocos region, and Cordillera Administrative Region. Then pagsapit ng early evening, may mga pag-ulan din for most of Central Luzon kagaya kahapon. For Metro Manila, may chance na rin po ng mga pag-ulan, pero panandalian lamang, nagtatagal lamang ito ng isa hanggang dalawang oras pagsapit ng hapon. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, may chance na mga pag-ulan dulot ng easterlies plus the ITCZ, itong bahagi po ng Southern Leyte and Eastern Samar. Meron tayong kalat-kalat na ulan and thunderstorms na posibleng magdulot ng mga pagbaha or landslides. Whereas for the rest of Visayas, partly cloudy to cloudy skies naman, umaga hanggang tanghali. Then sa hapon hanggang sa gabi is may chance, mas mataas ang chance na maging maulap at magkaroon ng mga localized thunderstorms, lalo na dito sa may timog na bahagi ng Visayas. Sa malaking bahagi ng Mindanao, mayroon po epekto ng intertropical convergence zone, particularly sa may Caraga region, Davao region, and Soxarjen. And umaga pa lamang, may chance na rin ng mga pag-ulan dito sa hilagang bahagi ng Northern Mindanao and Zamboanga Peninsula, dulot din ng ITCZ. So yung mga pag-ulan natin, hindi po tuloy-tuloy, pero kalat-kalat na light to moderate rains, and meron din mga thunderstorms, so mag-ingat po sa mga posibleng pagbaha or landslides. For the rest of Mindanao, bagamat bahagyang maulap hanggang maulap sa umaga, pagsapit ng tanghali hanggang sa gabi, may tendency din po na maging maulap at magkaroon ng mga kalat-kalat na ulan and thunderstorms dahil din sa ITCZ. So kung lalabas po ng bahay, ay magdala ng payong. Ngayong araw and even in the coming days, asahan pa rin natin yung banayad hanggang katamtaman taas ng mga pag-alon. So wala naman tayong inaasahang pagtataas ng gale warning o yung mga sea travel suspension. So papayagan pa rin pumalaot ang anumang uri ng sasakyang pandagat. Over this weekend hanggang sa Lunes, asahan po ang epekto ng intertropical convergence zone sa malaking bahagi ng Visayas, Mindanao, and the southern portion of Bicol region. And inuulit natin, possible na may mabuo na shallow circulation or shallow low pressure area. Then pagsapit po ng Tuesday, magbabalik ang habagat or southwest monsoon.
dito lamang sa parte ng Palawan at western section of Mindanao. So magkakaroon din ng mga pag-ulan doon pagsapit ng Tuesday hanggang sa mga susunod pa na araw. For Metro Manila, by tomorrow, mababa po ang tsansa ng mga pag-ulan. So generally, mainit at maalinsangan. Lalabas ng bahay man po ay magdala ng pananggalang sa init at uminom ng tubig. Then pagsapit ng Lunes and Martes, bahagyang maulap hanggang kumisan, maaraw pa rin naman, umaga hanggang tanghali, may tsansa na ng mga pag-ulan pagsapit ng hapon hanggang gabi. Sa ating mga kababayan at mamamasyal po for Baguio City, halos magkakatulad na weather conditions hanggang sa Tuesday, bahagyang maulap at minsan maaraw sa umaga, then pagsapit po ng tanghali, partly cloudy to cloudy skies, sa hapon hanggang sa gabi, may mataas din na tsansa ng mga localized thunderstorms or pulupulong ulan na walang kinalaman sa bagyo or low pressure area. Sa ating mga kababayan sa Bicol Region, by tomorrow, mostly cloudy skies. Hindi lang dito sa Maligasme City, kundi sa malaking bahagi din ng Bicol Region. Itong Masbate, Sorsogon, and Albay magkakaroon ng mostly cloudy skies, epekto ng intertropical convergence zone. At meron din kalat-kalat na ulan, umaga pa lamang, then meron din mga pag-ulan pagsapit ng hapon. Monday and Tuesday, bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan ang iiral sa halos buong araw. Then may chance rin po ng mga pag-ulan, lalo na sa tanghali hanggang sa gabi. Sa atong mga kaigsoon ng dinas sa Metro Cebu, apektado po ang malaking bahagi ng Central Visayas and even Eastern Visayas ng mga pag-uulan for the next 2 days po yan hanggang sa Lunes dahil sa IPCZ. Yung mga pag-ulan po natin, hindi naman tuloy-tuloy, pero aasahan natin at some point yung mga light to moderate rains, nagkakaroon ng malalakas na pag-ulan kapag may mga thunderstorms. So mag-ingat po sa mga posibleng baha or landslides. Pagsapit naman ng Tuesday, bubuti yung panahon, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan, nasasamahan ng mga saglit na pag-ulan sa hapon at gabi. At panghuli sa atong mga kaigsoon na dinas sa Metro Davao, by tomorrow, malaking bahagi ng Davao Region ay magkakaroon ng maulap na kalangitan. May mga pag-ulan tayo pagsapit ng hapon hanggang sa gabi. Then pagsapit ng Lunes at Martes ay generally fair weather conditions naman tayo sa umaga or nagiging maaraw naman at some point. Then asahan yung mainit at maalinsangan na temperatura sa tanghali hanggang 35 degrees Celsius with chances of localized thunderstorms sa gabi hanggang madaling araw.